Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palagi nag-abang ng mga readings ko. Hello. Sa mga new subscribers, thank you for subscribing my channel. At sa mga nandito bago pa lang nanonood ng video na to, welcome to my channel. So, thank you sa mga nagko-comment, nagda-like and share. Thank you so much. I really appreciate that. Anyway, ang gagawin ko ngayon is an ultimate tarot love spread. So, itong reading na to, I am offering this reading sa mga gusto magpa-personal reading. Just message me on my Facebook page. Anyway, I'm going to put the link on my description box. Hope na maalala ko. Hoping. Just click the link on my description box and then dadalhin kayo doon sa Facebook page ko. Dahil doon lang ako talaga nag-entertain ng personal reading. So if you want to book a personal reading with me through this kind of reading, this tarot love spread reading, so just message me there. Okay? And don't forget to follow and like as well. So let's start without further ado. So, this is a tarot love spread. Tingnan natin kaninong energy to. Sino maka-resonate sa reading na to. Okay, I'm going to mention zodiac signs. Take note guys, hindi lahat maka-resonate sa reading na to. Okay, so takes what resonates and leave the rest. And this is a vice versa and this is a timeless reading. So, anyway, let's start. Anyway, in the past, I can see naman na maganda yung mga nangyayari in the past. Merong new beginning, may progress sa connection na meron kayo relationship. Maganda yung mga nangyayari in the past. So, let's see. I'm going to clarify. So, this person did really move forward towards with you. But the thing here is, sa past pa lang, may nakita na akong parang third party involved na. So, sa past pa lang or recent past, may nakita na akong third party. And dahilan to kung bakit hindi kayo nag-uusap or dahilan kung bakit umalis siya muna, tumahimik, and gusto mo na mapag-isa at mag-isip because of this. Pero minahal mo talaga siya, namimiss mo siya, naisip mo siya, minahal mo siya. And medyo andun ka sa point na if babalik lang siya sa'yo, willing mo pang ipaglaban tong pagmamahalan na to. Pero nasaktan ka sa mga nangyari, sa mga nalaman mo. Nasaktan ka though, andun ka sa point na nung nalaman mo is nagpakita ka ng medyo nagalit ka. And you push this person away from you. Pero because dahil nagalit ka, dahil nasaktan ka, pero yung pagmamahal mo nandun. Kumbaga kung aayusin niya lang to, babalik siya, kausapin niya ako, tatanggapin ko naman siya kasi mahal ko siya. Pero may ano talaga, mayroong nangyaring third party involved dito. So medyo hindi ka nakatulog sa gabi sa kakaisip. I think also this person, meron din sa kanya medyo regrets sa mga nagawa niya. Kaya nga in this present situation, bumabalik siya. So, bumabalik siya dito. Parang gusto niyang magkabalikan kayo ulit. Ayusin niyo to. Actually, seryoso naman siya sa pagbabalik niya. Kasi dito sa nararamdaman niya, nung hindi kayo nag-uusap dalawa, is naramdaman niya yung connection ninyo eh. Yung pagmamahalan, hindi kanya nakalimutan. Kaya bumalik siya sa'yo.
kasi nakipag-usap siya sa'yo ulit dahil nagkaroon sa kanya ng realization. Siguro naramdaman niya yung karma, you know, sa mga pinanggawa, sa mga nagawa niya sa'yo. And nagkaroon sa kanya ng spiritual awakening about what he did to you is wrong. And feeling ko on your part, ikaw yung medyo na-trap, na-confused dito whether totoo pa ba yung sinasabi niya sa akin ngayon or hindi. Kasi medyo meron kang feeling dito of like you want somehow justice about what happened. Kumbaga, sa ginawa niya sa'yo, parang gusto mo na something na may gagawin siya or effort na gagawin siya para i-prove niya sa'yo na mali yung ginawa niya at saka ikaw yung talaga yung mahal niya. You want justice about what happened to you, yung feeling mo. So, medyo confused ka sa pagbabalik niya. Medyo hindi ka totally pa talaga na-convince niya na magkabalikan na tayo, magkaayos na tayo, nagsisi ako sa mga nangyari or something like that. Medyo meron ka pang nakakaramdam ka pa na bit of coldness or pagbabago na sa sitwasyon. Pero yung person mo kasi, yung feeling niya dito, mahal ka niya, connected pa din kayo sa isa't isa. Totoo naman, mahal mo pa din naman siya. Pero medyo confused ka lang about what happened. Medyo siguro may fear din sa'yo na baka lulukoy lang din ako ulit nito. Pero seryoso na actually siya sa pagbabalik niya ngayon. Nakaramdam siya na parang na karma siya sa ginawa niya. Kaya bumalik siya sa'yo, na-miss ka niya. Na-miss niya yung happiness niyo, memories niyo. Kaya willing siya to, kumbaga, willing siya to save your relationship once again. So, ano yung positive sa sitwasyon na to, sa connection na to, is I think yung magiging open up kayo sa isa't isa. So, I think yung this time sa pagbabalik niya, ma-share niya sa'yo lahat. And ganun din yung mga nararamdaman mo sa kanya. Magkaroon kayo ng heart-to-heart conversation, kumbaga. Yun yung pwede maging positive na pwede mangyari sa connection ninyo. Tsaka yung negative naman din is of course yung totally like yung death card, yung ipag-iwalayan talaga. So syempre, siguro dahil sa may hope pa itong connection ninyo, kaya yun yung negative na lumalabas, na yung totally na mag-separate na kayo, totally darkness. Yung kumbaga kung hindi itatry, hindi ipagpapatuloy yung new beginning, kumbaga hindi ipaglaban at mahulog lang si walayan, parang yun yung negative. Kailangan ipaglaban. Kung totoong mahal, then ipaglaban. Kung totoong mahal, then ipakita. Hindi lang sa sinasabi, kumbaga ganun. So, ano naman yung ano mo dito, yung hopes mo dito sa sitwasyon na to is of course, yun nga sabi ko kanina, hindi ka convinced sa pagbabalik niya. Parang feeling mo kulang, parang feeling mo na, parang kumbaga na-confuse ka pa, medyo naiipit ka pa, na medyo cold pa, hindi pa lahat sinasabi niya. So yun yung gusto mong malaman dito. Yun yung hope mo na sana sa pagbabalik niya, ma-share niya na sa iyo lahat. Para kumbaga kung isahan na lang ba mag-ipo-prove niya sa iyo yung pagmamahal niya sa iyo, yung mga nakasalanan na gawa niya, kung ano man yung mga tanong mo, sasagutin niya nang maayos at mag-sorry siya, heart-to-heart conversation. Yun yung gusto mong mangyari. Yung kung ano yung pa yung merong mga tinatago, malalabas na, you know. Kasi kaya mo naman talaga siyang tanggapin ulit. Mahal mo naman talaga ito. So, ano naman yung fear mo dito? If might be this person still have that third party, you know? Might be this person still like planning something, you know? Might be this person is like bumalik siya sa'yo for some reason. Maybe they are not just okay. Tapos babalik na naman siya dito sa third party. Yun yung fear mo dito. And what your aim here is for this person to be matured enough
think kung ano yung worth mo. So yun yung aim mo, na maisip niya yung worth mo, maisip niya kung ano yung mga nagawa mo para sa connection na meron kayo. So if sa tingin niya, okay, na deserve mo to, na worth it ka, then hoping na yung aim mo dito na gagawa siya ng way para ma-appreciate niya yung mga nagawa mo. Maging matured siya, kumbaga. Kung may pamilya kayo, kung asawa mo to, then yung mag-focus siya sa family niyo, sa inyo. Kung relationship lang kayo, then mag-focus siya sa relationship niyo. Bigyan niya ng matatag na pagsasama, yung pagsasama na meron kayong dalawa. So ano yung kailangan i-avoid dito para maging ganun siya? Is of course yung pagiging unsureness niya. Kumbaga, feeling ko kasi dito, 'di ba, may nangyaring third party. So kailangan hindi siya ma-confuse sa pagbabalik niya. Kailangan sure siya na babalik siya sa iyo dahil mahal ka niya. At sure siya na ipaglalaban niya talaga itong relasyon na meron kayo, yung pagsasama nito, at hindi siya nagdadalawang isip lang. So kailangan i-avoid niya 'to, yung confusion na meron pang iba, tsaka nandyan ka. So kailangan sa pagbabalik niya is buong-buo siya bumalik dahil mahal ka niya, dahil hindi kanya kaya mawala, dahil mahal ka niya, not just because of yung sa fear mo. So para makuha mo itong aim mo dito sa connection na to. So ano yung environmental factor? Let's see about this. I think this person, for this person that he did take the leap of faith towards a new beginning of your relationship or with you. Parang naglakas siya ng loob. Kumbaga, bahala na ako nung mangyari, hindi ako prepared, babalikan ko si ganyan. Okay? Maglalakas ako ng loob na balikan siya dahil gusto ko na ng changes sa buhay, and gusto ko na to pa rin yung mga pangako ko sa kanya or mga plano namin dalawa. Gusto ko siyang suportahan sa goals niya sa buhay, and gusto ko magkaroon kami ng successful relationship or napagsasama, dahil naniniwala ako na mahal niya pa din ako, na-appreciate ko yung pagmamahal niya sa'yo, kaya babalik ako sa kanya ulit. So ito yung environmental factor. Ito yung ginawa ng lalaki or babae, ng person mo, bakit siya bumalik sa iyo. He did take the leap of faith. Hindi siya prepared actually. Kaya naramdaman mo sa kanya yung medyo coldness, medyo naipit kasi sitwasyon, medyo may something pa kasi hindi siya prepared sa pagbalik niya. It's just that he did take the leap of faith lang talaga. Bahala na kung ano mangyari. Pero seryoso siya sa pagbabalik niya. Okay, so yun. Anyway, before I continue, I can see signs. So I see Scorpio. I see Earth signs. Capricorn. Gemini. Virgo. I can see Pisces. Yeah, Virgo is here. Taurus. Sun, Moon, Rising, Venus, Cancer, Scorpio, Pisces. Okay. Libra is also here. Fire sign as well. Sun, Moon, Rising, Venus. So, let's continue. New other person involved. Other person or other people. Siguro yung ano, yung sinaktan niya. I mean, yung iniwan niya para sa'yo. Yung dahilan. Yung third party, kumbaga. Okay. Sabi natin, yung third party. Kasi this is the reason kung bakit siya nag-cheat sa'yo. So, bakit ito naging naging other people dito? Might be, of course, hindi basta-basta na sabihin natin na iniwan niya to para bumalik sa'yo. Hindi na lang siya iimik dahil iniwan. Siyempre, may mga, you know, people this generation, either magpaparinig to, either hindi siya bibitaw,
either gugulo, something like that. So, may piko nakaka-encounter kayo, if naka-resonate kayo dito, then that the other party is gumugulo pa din, either nag-i-stalk, tapos nagreklamo sa kanya, mini-message siya, either nagpaparinig sa social media, either something like that. Hindi ganun natatanggap kasi gumugulo sa isipan niya to eh. Ado siya sa point na gusto ng other person na yon, ng makarma yung person mo. Kumbaga hindi siya papayag na iniwan siya para balikan ka. Tapos siya nasasaktan, naiwang sawi, something like that. So, this person, the other person or the other people involved here is wanted to revenge, kumbaga, sa taong ito. So, ginugulo niya talaga yung person mo. And kaya siguro din na nakaramdam ka dito sa kanya na medyo naipit siya sa sitwasyon, medyo cold pa, medyo confused siya, kaya medyo hindi ka sure kung totoo na ba yung pagbabalik niya, either yes, totoo naman to, hindi mo ganun ka naramdaman to, kasi feeling mo mayroon pang tinatago, may something pa, kasi gumugulo yung iniwan niya. Kasi nasaktan talaga yun eh. Nakaramdam siya ng niloko na siya, alam mo yun, niloko siya, binetray siya, sinaksak siya sa layos, nasaktan talaga yung other party. So, gumulo to sa isipan niya, gusto niya ng revenge. And gusto niya yung revenge na yun, nababalik sa kanya yung person mo. So, yun yung gusto niya mangyari. Gusto niya na maglalakas loob balik yung person mo, papunta sa kanya ulit. So even sabihin natin yung person mo is iniwan na siya, nag move your person already walk away emotionally from her or him, wala na sila, cold na yung situation, it's either ginost siya nito, blinak siya nito, pero kaya nga nasaktan talaga siya, kaya gusto niya ng revenge that your person will come back to her or him. Parang ganun, kasi sobra siyang nasaktan sa nangyari. So, yun yung other people involved dito. Kung bakit, ma-explain kung bakit ganun na lang yung feeling ng person mo, though gusto niya talagang bumalik sa'yo na. So, ano yung action na kailangan i-take dito? Of course, might be this is from your person side, na kailangan mag-focus muna siya talaga, na i-clear niya yung sitwasyon na yun. Bago siya, bumalik sa'yo na may, or sabihin natin na isi-share niya to sa'yo para kahit papaano matulungan mo din siya sa problema na to. See? So, yun yung action na kailangan i-take dito. Kumbaga, sabihin natin na yung person mo kailangan niya talaga to take you as a partner, na i-share niya to sa'yo lahat-lahat, wala siyang itatago na sa'yo. And isa pa dito is parang kumbaga kung decision dito na talaga siya na bumalik sa'yo, gawin niya yon, ayusin niya yung sa inyo, pero i-share niya muna lahat, sabihin niya muna lahat sa'yo na ganito nga yung nararamdaman nung isa, ganito yung ginagawa sa kanya, ganito yung sinasabi sa kanya, para kahit papaano makakatulong ka, kung mahal mo talaga siya, maintindihan mo to at tutulong ka sa pag-aayos dito sa sitwasyon na to. Yun yung kailangan na action na kailangan i-take para na din patuloy na sa peaceful ng connection na meron kayo. Kasi what you don't know or what is the unknown factor here, okay? What is the unknown factor here is the Four of Cups. There's a possibility kasi. Okay, wait lang. I will clarify. There is a possibility kasi kung hindi ito isi-share ng person mo sa'yo, tapos dahil natatakot siya kung ano yung magiging reaction mo, tapos aabot sa point na may ipit siya,
aabot sa point na ito, gagawin niya yung lahat para mabalik sa kanya yung person mo. It's either takutin siya or it's sabihin na natin gawan siya ng spell or anything. Magkaroon sa kanya ng fear dito. Parang kumbaga madidisappoint siya. Kumbaga hindi niya ma-appreciate yung pagbabalik niya sa'yo dahil sa may gumugulo pa sa kanya. Kumbaga there is a possibility din na magkakaroon to sa'yo ng clarity. Okay? Magkakaroon sa'yo to ng clarity. Tapos, medyo magkakaroon ng gulo sa inyo sa sitwasyon na meron kayo. Dahil nga, papasok pa din to dito sa option eh. Dahil nga hindi siya titigil talaga. It's either gagawa siya ng way maikakasira ng person mo sa'yo, gagawa siya ng way na kukulitin niya to itong person mo para lang mabalik sa kanya. So magkakaroon kasi sa kanya dito na medyo matatrap siya sa situation. It's either may magkakaroon sa kanya ng fear of like masisira na naman siya sa'yo. So there is a possibility na magkakaroon siya ng no choice but to come back to this person. Even if hindi niya gusto, dahil sa para lang hindi kayo masira na dalawa, tatago niya to. But the thing here is, kung ito yung gagawin niya, lalo lang bibigat yung problema ninyong dalawa. So, lalo lang bibigat yung problema ng connection ninyo. Kumbaga, ganito kasi, so sisiraan siya nito. Example, sabihin ko na sabihin natin na itong other person na to na sobrang nasaktan, na gusto ng revenge, gusto ng makarma tong person na to dahil sa sobra siyang sinaktan. I don't know if nabuntis niya ba to or what. Depende sa inyo, okay? Hindi to specific as meron nga nangyari. Malay mo gagawa siya ng kwento, malay mo may nangyari sa kanila, and then gagawa siya ng way para masira itong person na to sa'yo. Example, tatakutin niya. Sasabihan ko sa kanya, sasabihan ko siya na may tayo pa ganyan-ganyan, may nangyari sa atin or anything. So, sa pagbabalik niya sa'yo, masisira siya. Imbes na seryoso na siya sa pagbabalik niya sa'yo, masisira siya. So, para hindi mo malalaman, para hindi kayo masira sa pagbabalik niya sa'yo. So, babalikan niya na lang to, parang kumbaga, dahan-dahanin niya na lang, makipag-ayos na lang siya dito para maayos silang dalawa. And then, itatago niya to sa'yo. Okay, parang dahan-dahanin niya lang 'to bitawan. Itatago niya 'to sa iyo. Tapos kung ito yung gagawin niya, okay? Kung ito yung gagawin niya, kung hindi niya i-share sa iyo 'to, hindi siya like sabi natin na sasabihin niya sa yung katotohanan, ano talaga yung meron dito sa gumugulo na person na 'to. Then ito yung mangyayari. Okay, ito yung unknown factor. Then kung ito yung gagawin niya, magkakaroon kayo ng malaking problema, lalo na pag malalaman mo. So, para hindi to mangyari, kailangan i-share niya sa'yo to. Kailangan alam, kailangan itong fear mo na parang meron pa siyang tinatago. Kailangan isamulat, tama ba sa Tagalog? Parang i-let go niya to sa'yo lahat. Sabihin niya sa'yo lahat na ganito, ganyan. Para ikaw naman, prepared ka kung sakaling gagawa ng action yung isa at sisiraan siya. Alam mo na hindi totoo yun. Parang ganun, diba? Alam mo na may tiwala ka na sa kanya, na share na to sa'yo. Hindi totoo yun. At tutulungan mo siya. Tutulungan mo yung person mo na mabitawan na talaga yung isa. Kumbaga, let go na talaga niya yung isa. Sabihin natin na iwasan na or something, hayaan na lang. Kasi may mga lalaki kasi, especially sa lalaki, minsan hindi nila alam gagawin nila eh. Minsan hindi sila marunong makipag-communicate, hindi sila marunong mag-explain, sadyang iiwas na lang sila or mang-ghost na lang sila, mag-block na lang sila. Then nasaktan nila yung isang tao. You know, nasaktan nila yung isang tao. So, tapos pag itong isang tao na to is gugulo, and then hindi nila alam anong gagawin nila. So, babalik sila na lang para hindi wala ng gulo. Kasi experience ko talaga yan.
Pero pag once na na-share niya to sa'yo and ikaw is practical ka na tao, nakakaintindi ka, tutulungan mo siyang ayusin ang lahat nanto, then pwedeng may pagbabago pang mangyayari. Okay? Dahil aware ka na eh na merong ito. Pero hindi ka kasi aware na meron ito. Kaya kung hindi niya to sasabihin sa'yo, ito yung pwede mangyari at lalong bibigat lang yung connection ninyo. Lalo na pag nalaman niya na, nalaman mo na na meron pala sila tapos nakipag-ayos yung person mo sa'yo. Di ba mas masasaktan ka? Makakaramdam ka ng paluloko. So, if i-share niya to sa'yo, at least alam mo na. Hindi ka na inosente. Alam mo na na ikaw yung mahal niya. So, kailangan pagpaluhan niya to ng maayos. Kasi hindi siya makakatulog sa gabi dito sa kakaisip about this. So, pag malalaman mo to, parang makakaramdam ka ng betrayals, of course, cheating, something. Again, wala, hindi na mag, kumbaga, hindi mo na siya mapagkatiwalaan ulit dahil akala mo totoo na siya tapos ganun din pala yung nangyari. Kasi, sa mga, it's either, kung sino man makaresonate nito, alin man yung position ninyo dito, ang pinaka-importante kasi talaga dito is communication. Never kayo magtago talaga sa partner ninyo kung ano yung mga nangyayari sa inyo. Kung mahal nyo talaga yung isang tao, kailangan ninyo talaga, kung sakali mahal nyo talaga yung isang tao tapos gusto nyo balikan, kailangan sabihin nyo na lahat-lahat. Ma-confess nyo na lahat-lahat. Para maintindihan at mapag-usapan yung mga dapat mangyari. Kasi kung mahal talaga naman kayo ng isang tao, maintindihan niya yan. Kasi nakita ko sa part mo dito, maintindihan mo naman eh. Kasi willing ka pa naman natanggapin siya. Willing ka din natulungan siya, if ever man. So, yun. Okay, I can see signs as well. Wala, same lang sa mga nakita ko kanina. So, parang advice ko dito, yun. Kailangan magkaroon talaga ng heart-to-heart talk. And during that heart-to-heart talk conversation na meron kayo, kailangan na ilabas na lahat-lahat. Na ganito yung nangyari sa amin, na nagalit siya, na minimessage niya pa din ako, tinatakot niya ako or something. Hoping na maintindihan mo, hoping na matulungan mo ako sa ganitong way. Magiging team kayo ulit para matulungan ninyo na it's either on your part, babae sa babae, makipag-usap ka dito to explain to this person kung hindi niya man maintindihan. So, parang ganun. Something like that. So, that is my reading for you guys. Thank you and God bless.